ka-woodworks. Sa video po natin ito, gagawa po tayo ng cross-cut jig para sa ating circular saw. Para dun sa, pwede tayo magkaroon na magtabas ng multiple cut na dire-diretso. Yeah, start na tayo. Ang tools na gagamitin natin, screw gun, saka drill, tapos mga screw, 30mm, saka ito, squala, metro. Simple lang po ito, mga ka-woodworks. Ang ginawa kong sukat is, ito kasi, tira lang ng sa mga nakaraang project eh. 610mm saka 890mm. So, ginawa ko mas malapad siya kasi pwede ako dun sa mas malalapad kong cut. May mga ginagawa kasi akong cut na 550mm. So, pasok na pasok para dito. Okay, simulan natin buhay. Ito pong piece na to para dito yan. Yan, dalawa yan, ganyan. Ganyan, ganyan siya. Tapos ito yung para dito. Tapos ito naman yung guide ng ano, circular. Ay, magiging itsura niyan. Tapos po, talagay na ng kahoy, tatabas ka. Pasok mo lang siya sa loob. Tapos tatabasin mo na siya. Magiging ka lang ng stop back. Yan, ganyan nangyayari dyan. Nakakaroon ka na lang multiple cuts, lalo dyan sa mga drawer kasi maraming fish yun. So, kung ano ka lang, cutting ka lang ng cutting, stop back ka lang, diretso na yung cutting. Yan yung mangyayari siya. Try natin buuhin mga kabibigs. Butasan ko muna ito para pagdikit ko madali na lang siya. Yung ganyan ka na lang. Ipiridrill na natin para pagkabit natin ang ganyan ng salpak. Nilagyan natin ng sack para makalubog yung ulo ng ano ng screw. Ayan, para lubog siya. Ginawa ko para yung para sa akin kasi ginawa ko mas malapad siya kasi may mga tinatabas talaga ako mas malalapad. Kaya ito, pwede ka naman gumawa ng maliit kung yung gagawin mo maliliit lang din.
Tignan lang po natin yung pinakaano ng circular. Sabi mo lang yung blade sa pinaka-gilid ng blade. Nagbibig tayo ng mark. Ayan, may mark siya. Pero ang gagawin ko, maglalagay ako ng konting allowance. Ayan, mga 3mm. Bago ko lagyan ng screw ko. Ayan, may allowance tayo kanina, di ba? Tarong 3mm siya. Ngayon, pag dinaan mo tong circular na ganyan, matatabas na niya yan. So, ibig sabihin, yung guide na to, sakto-sakto para sa kanya. Yan yung gauge niya. Ito na yun. Magagadaman ganyan. Yun na talaga, saktong-sakto na yan. Ngayon, ito yung pipix naman natin dito. Ginawa ko sa akin 850 mm. Ito naman guide, okay lang na mas maganda nga kung mahaba eh, kasi pag mas mahaba yung ano mo, nakasakay itong ano mo, yung circular mo. Pwede mong bitawan ng ganyan. Ito kasi, ito lang yung nakita ko, medyo mas mahaba eh. Okay din naman, para diretso lang din yung ano mo. Pero kung may board kayo na mas mahaba, yun yung guarantee. Lagyan muna natin ng isang screw para ma-check natin yung kung iskwalado ba siya. Ngayon, na-set up na natin yung ilalim ng talim para dito sa ating sa guide. So, ginagawa ko kadalasan, inalagyan ko ng marka itong aking ano, circular. Ayan, ito. Ayan. Yung marka na yan, para dito sa guide natin na ito. Kung mapapansin nyo, marami ang guide, yan, ito, karamihan yan, marking ko para dun sa, yung iba, sa backing, sa groove. Ito yung para sa sledge. Kasi ito naman, para dun sa
sa ibang ano pagkakat. Kaya pag tinula ko siya, madali lang. Alam mo na kaagad, hindi mo na kailangan mag-set. Makita mo lang yung marking mo, yun na yun. Katulad nito yan. Yan. Pag nakita mo ganyan, tapos nasok mo, yun na yung pinaka ano, guide. Yan. Yun na yung lalim ng kain niya. Kasi hindi pwedeng umano yan, baka sira yun. Ngayon, subukan natin mag-cut ng ating sample. Palado siya. So, ito yung factory edge. Tingnan natin kung skalado yung ating gawa. So, yun. Skalado. Sakto siya. Ngayon, tumabas naman tayo ng medyo palapag naman siya. Kaya natin yung stop block para sabagin. Lalain lang natin dito, tulak natin ng konti pag nagkakabas tayo. So, ito yung kinabas natin kanina. Tapos nung medyo malapad dito naman. Tingnan natin kung iskolado talaga siya. Yan. Iskolado. So, ayan na po yung ating guide para sa ating circular. Kaya ako mas gusto ko yung mas mahaba, yung mas malapad siya kasi may mga kinakat ako na katulad ng mga base cabinet, malalaki yan. 550 yung pinaka ano niya. So yung 550 dito kasya. Kasi ito 600. 610. So yung 550 ko natatabasin, kasyang-kasya dito. Tapos pag sa mga drawer naman, kasi ang drawer ang maraming tabasin. So, makakapag-multiple cut ka. Lagay ka lang ng stop block. Yan. Tapos, pasok mo yung piece mo. Tabasin mo lang ng tabasin. Dire-diretso siya. So, hindi ka na magsusukat. Yan. Dadaan mo lang siya ng ganyan. Para woodworks, subukan naman natin magtabas ng cut size. May sukat na siya. Kasi kanina, yung may eskwala, nakuha na natin siya. Gagawa tayo ng may sukat na. Halimbawa ito. $260. Subukan natin i-cut na ano. Yung $260. Lagyan natin siya ng marking. Yung mark nyo na yan, itatapat nyo lang dito sa guhit na yun, yung maging kanal niya. Ayan, magiging ganyan siya. Ito yung ano,
Ibig sabihin, tama na yung cut niyan. Sige natin stop that. Para sa mga multiple cut niyo. Para parehas na sukat. Ayun, 260. Nakuha nyo na isang tama nyo sukat, tapos may stop block kayo, dire-diretso na yung cut nyo yan. Wala na siyang... Hindi ka na mag-aalala na nag-iiba yung size nyo kasi may stop block naman. Maganda kung... Gawin nyo para ano, dalawa na lang yung clamp nyo para mas matibay. O kaya yung C-clamp para hindi siya gagawin. Hindi siya natutulak. Siya. Dagdagan natin ng screw to para mas ano siya matibay. So, okay na siya. Ayun, ganun lang mga ka-woodworks. Yung unang tabas nyo, yun na yung saktong-saktong sukat nyo. Fix nyo na yung, ano nyo, yung stop block nyo. Clamp o kaya yung isa yung klase ng para mas ano, talagang sigurado kayo, C-clamp, kung wala kayong ganito. Para mas okay siguro yung C-clamp kasi hindi siya gagalaw. O, kahit isa lang ilagay nyo. Kung marami naman yung tatabasin nyo, di siklam. Wala nang galaw yan. So, kahit matulak nyo kasi ng malakas, higpitan nyo lang yung ano. Dire-direto na siya. So, ngayon, okay na to. Bagyan natin siya ng wax para madulas. Tsaka protection na rin sa kahoy. Para hindi hirap yung circular. Tama-tama ako sa mga walang miter saw kasi yung miter saw medyo mahal din siya. Ito kailangan mo circular lang kasi yan naman madalas natin ginagamit eh. Guide lang kailangan mo. Kung ano yung ginagawa ng miter saw, magagawa din naman ito. Yun lang yung 45 ang hindi. Kasi wala itong ano eh. Pwede rin naman gumawa ng ganun. Ng 45 din. Mga ka-woodworks, mga mahilig sa DIY, siguro may inap na may ganito rin kayo para sa mga multiple cut. Kahit hindi masyadong malaki, depende naman yun sa ginagawa nyong ano eh, mga cabinet, anumang project yung